Hello everyone! Have a great day! Again, Risa Lumboy Vlog. Ako ay magluluto ngayon ng tinatawag nila na fajita or fajita. So, ang una natin gagawin is mag-prepare tayo ng meat. Ito ay pork. And then, ang gagawin natin is i-slice muna natin itong ating pork ng pa-strips. Just like this. Ayan. At atin muna siyang i-marinate, guys. Siguro, ang gagawin natin is i-slice lang natin yung ating meat ng medyo manipis lang. Strips eh. Ito na yung ating sirloin. Patapos na tayo sa ating pag-i-slice. So, ito na. Nahugasan na natin. Ang gagawin ko ngayon is i-marinate po natin siya. Ayan. Lalagyan natin siya ngayon ng sesame oil. Sobrang bango na siya. Tapos, lalagyan natin siya ng lemon juice. Ayan. Mga isang kutsara din, guys. And then, ito ang ilalagay ko ngayon. Taco seasoning mix. Tapos na tapos ang dating. So, punta naman tayo guys sa ating vegetable. So guys, tapos na yung ating bell pepper na red at saka green. So ilagay na natin sa bowl. Ayan. And then proceed tayo sa sibuyas. Ayan. So ang gagawin
natin pa strips din ang pag hiwa ng sibuyas. Ayan. So ito, ilalagay ko na siya, guys. Ayan. Tapos, imamarinate din natin siya sa taco seasoning. So ito na, ahanuhan ko na rin siya. Ayan. Kunti lang. Tapos, haluin. Tapos, 30 minutes din natin siyang imarinate. Katulad ng ating meat kanina, na marinate din natin siya ng 30 minutes. So, set aside lang natin siya, guys, ulit. So, guys, atin na ngayon, lutuin yung ating marinated na pork para sa ating fajita. Painitin lang natin yung kala natin. Ayan. Tapos, ilagay na natin yung mantika. Kunting mantika lang siguro, guys, kasi hindi naman siya talagang totally na lutuin ng matagal. Ayan, para malambot pa rin yung ating meat. Ilalagay dahil mainit na yung ating mantika. Sarap. May lasa na. Nangangamoy tapos. So, ayan, nailagay na natin lahat yung ating pork sa kawali. Kasi yung iba mapula pa.
So, ang ating pambalot dito guys sa ating fajita is tortilla wraps. Pwede itong bilhin sa mga supermarkets. At kung wala naman kayong mabibili, pwede yung lumpia wrapper. Siguro ang pagbalot nyo doon ay dublihin nyo lang kasi ang lumpia wrapper is manipis. At kung mayroon din lang naman kayong time at marunong din naman kayong gumawa ng dough, just like me, kasi isang pack nga lang yung nabili kong ganito. Ayan, gumawa ako ng dough para pang-add sa aming pambalot later. Ayan, pwede na itong kneading na magiging wrapper. Ayan. Na tayo guys ng ating fajita bread. Pagka medyo kulang pa, pag hindi pa puno yung pagka-wrap nyo, pwede nyo naman siya guys dagdagan. Ayan. Para medyo puno. Here's our fajita. It's yummy and delicious. God bless everyone.